Maligayang maligayang pagbabalik at tropa. Sa videong ito ay ang pag-uusapan natin ay ang isang babae na nagmula sa Uganda sa bansang Silangang Afrika na nagkaroon ng anak na umabot sa 44 at ito ay napag-usapan at nakilala sa bansang iyon. Pero bago natin ipagpatuloy ang topic na yan, ay kung bago ka pa lang sa channel na ito at gusto mo ng mga ganitong video, ay mag-subscribe ka na at pindutin mo na rin ang notification bell para maging updated ka sa mga future upload natin. Nag-upload ako ng mga video patungkol sa mga kasaysayan, misteryo, napapanahong isyo, kakaibang pangyayari, kakaibang tao, bagay, lugar at hayop sa buong mundo. Kaya naman kung mahilig ka sa mga ganitong video, ay subscribe mo na yan. At kung may nais ka namang gustong malaman, ay mag-comment ka lang sa ibaba ng video nito. Maraming salamat po. Ang pag-aalaga ng bata ay ang isa sa hindi madaling gawain, lalo na ang pagbubuntis ng isang babae na ayon nga sa kasabihan na kapag nanganak ang isang babae, ang isang paa nito ay nasa hukay na dahil mayroong mga babae ang nanganganak na hindi kinakaya ng katawan na humahanto nga ito sa kamatayan. Ngunit ang pagkakaroon ng anak ay isang magandang regalo sa mag-asawa dahil isa itong biyaya mula sa Diyos. At isa na nga rito ang isang babae na nagngangalang Mariam Nabandanze na binayayaan ng mga anak na umabot nga ito sa 44. Ayon sa kwento ni Mariam, ay noong 12 taong gulang pa lang siya ay binenta siya ng kanyang mga magulang para ipakasal sa isang lalaki na 28 taong gulang ang tanda kay Mariam. At makalipas ang isang taon nang makasal siya sa kanyang napangasawa, ay isinilang niya ang kanyang anak na panganay. Pagkatapos nito ay sunod-sunod na ang panganak ni Mariam hanggang umabot na nga ito ng 44 sa edad lamang na 36. Anim sa mga anak niya ay kambal, apat ay triplets, tatlo ang quadruplets at dalawa lamang ang mag-isa nitong isinilang. Ngunit ang nakakalungkot, ang anim sa mga anak niya ay pumanaw. Ayon pa nga kay Mariam, hindi raw madali ang kanyang buhay may asawa dahil sa hindi raw niya palaging kasama ang kanyang asawa at madalas pa raw siya nitong binubugbog hanggang sa iniwan siya ng kanyang asawa. Kaya naman, mag-isa na lang si Mariam na tinataguyod ang 38 niyang anak. Ang bansa na kung saan nakatira si Mariam ay normal lang daw ang pagkakaroon ng maraming anak. Ngunit sa bansang iyon ay may ituturing pa rin na masyadong marami ang anak ni Mariam. Kaya naman noong umabot na sa 23 ang bilang ng anak ni Mariam, ay nagpakonsulta na siya sa isang doktor. Dito na pag-alaman na si Mariam ay mayroong umanong high ovary count, kaya napakadali at madalas itong magbuntis. Ngunit ang anumang gawaing paglulunas o birth control kay Mariam ay makakasama lamang umano ito dahil sa kakaibang kondisyon ng ovary ni Mariam. Gayunpaman, sa pagiging isang single mother sa 38 nitong anak, ay lahat na raw ata ng klaseng trabaho ay pinasukan na ni Mariam dahil para daw kahit papaano ay matustusan niya ang pangangailangan ng kanyang mga anak. Sa buong buhay nga raw niya ay ginugugol niya ang kanyang sarili sa pag-aalaga ng kanyang 38 na anak. At kahit ganun nga raw ang nangyari sa kanyang buhay, ay hindi kailanman itinurong ni Mariam na pabigat ang kanyang mga anak. Dahil para sa kanya, ang kanyang mga anak ay biyaya sa kanya ng Panginoon. Kaya naman, ginagawa niya ang lahat para maalagaan at mapag-aral ang kanyang mga anak at matupad ang mga pangarap nito. At yan katropa ang kwento ng isang babae na nagkaroon ng 44 na anak. Anong masasabi mo sa video na ito katropa? Comment mo naman sa ibaba ng video nito para malaman ko ang komento mo. At hanggang dito na nga lang ang video na ito. Maraming salamat po sa panonood.